Hello guys, ngayong araw tuturuan ko kayo paano i-repair yung shorted laptop mainboard. So ito yung mainboard natin. Kung napansin nyo guys, mayroong nasunog na MOSFET. Ito siya. So MOSFET to, hindi na fuse. Ito naman yung extension board natin. Sa extension board natin guys, meron din tayong nasunog na capacitor. Filter capacitor. Okay. So ngayon guys, tinanggalan natin yung MOSFET na nasunog, MOSFET 1. Ito siya guys. Then yung capacitor. Ngayon guys, sukatan natin yung board kung nawala na ba yung shorted. Okay, sa extension board, negative, positive side. Okay, so wala na shorted. Dito tayo sa main board. Ground to MOSFET 1 output. So walang shorted. MOSFET 2 output. Shorted. Output ng fuse. Shorted din. So, ibig sabihin niyan guys, meron pa tayong shorted na components sa mainboard. Bukod doon sa tinanggal na natin na sunog, mayroon pa tayong shorted. So ngayon guys, maglagay tayo ng wire dito sa may output ng fusible resistor natin. So dito po yun dumaan yung 19 volts guys from charger. Positive 19 volts. So naglagay tayo ng wire dyan guys kasi mag-inject tayo ng supply. So ito yung power supply gamitin natin. I-set lang natin sa 3 volts. So, dapat ang gamitin nating power supply guys is yung mataas yung amperahe or mataas yung ampere. Okay, so naset na natin. Ngayon guys, i-connect natin yung negative niya sa ground. Then yung positive, dito natin i-connect sa nilagay natin na wire. Sa may output ng fusible resistor natin. So, ngayon guys, kapain na natin yung mga components. Kung mayroon bang uminit. Yun o, nakita nyo guys, bumaba yung voltage, tumaas yung ampere ng power supply. Ibig sabihin mayroon siyang na-detect na shorted component. Ikapain natin guys kung mayroon bang uminit na component dito.
Pwede dito parang uminit siya, hindi ganong mainit. Ngayon guys, baliktarin natin yung board. I-connect natin ulit yung power supply injector na power supply natin. Ayan, baliktarin natin. Sa likod naman tayo. So, ito MOSFET guys, sobrang init. Ito guys, sobrang init yung MOSFET niya. So, ngayon guys, tatanggalin natin yung MOSFET para masubukan natin kung matanggal ba rin yung shorted. Okay, so ito na yung dalawang MOSFET. MOSFET 3 at 4. So, kanina guys, ang nasunog is MOSFET number 1. So, yun yung pinakaunang MOSFET na dinaanan ng 19 volts. Then, yung MOSFET number 2, okay naman. So, dito na tayo sa MOSFET number 3. Tanggalin natin yung MOSFET number 3. Kasi ito yung ano guys, sobrang init kanina. Okay, natanggalan natin. Ngayon, check natin yung mainboard kung natanggal na rin ba yung shorted. Okay, ground to fuse. Okay guys, so nawala na yung shorted. Check natin yung MOSFET na tinanggal natin. Ayun, shorted talaga siya. Ayan guys, shorted. Ngayon guys, tanggalin din natin yung katabi na MOSFET para matesting natin kung good pa ba siya. Okay, so natanggal na. Ngayon, i-testing natin kung good pa ba siya. Ngayon, shorted na rin guys. Okay, so shorted na rin yung MOSFET number 4. Ngayon guys, kukuha tayo ng replacement na MOSFET dito sa desktop motherboard. Ang settings ng hot air natin guys is 500 degrees Celsius.
Ngayon guys, ilagay na natin yung replacement MOSFET natin. So ang papalitan natin yung MOSFET number 3 at 4. So dagdagan natin ng soldering lead guys kasi medyo alanganin siya. Ayun, ito na yung guys. Okay, so linisan muna natin guys yung paligid ng MOSFET. Okay, so yung tinanggal nating MOSFET number 1 guys, ginajumperan na lang natin. Ayan, ito yung MOSFET number 1. Tapos yung extension board, tinanggal lang natin yung capacitor. Ayun guys, tinesting na natin. Ayan. Umilaw na yung charging input niya. Ayun guys, umilaw na siya. So, gumagana na yung mainboard natin guys. So, huwag kalimutang mag-subscribe guys para ma-update kayo at ma-notify sa mga susunod nating mga repair video tips guys. Salamat!